Katrina. Si Vanessa. Ang anak mo. Oh. Hindi mo bababatiin ang anak mo? Vanessa? Anak ko? Ang tagal-tagal kitang hinanap. That's okay, Iha. Nandito ako. I remember this place. Dito kita tinuruan magbasa. Sa mesang ito, natutuhan mo yung A is for apple and B is for banana. Ano ang kailangan mo sa aking korason? You were such a bright kid. Lahat na itinuro ko, nakuha mo agad. Ayoko na ng laro. Bakit mo dinala ang bata? Ikaw ang ina ng bata. Karapatan niyang makita ka. Wala akong anak! Itinapong ko na siya, pinulot mo! Ikaw na may responsibilidad sa kanya! I just want to make you happy, Katrina. Hindi ka na rin bata. Balang araw, baka kailangan mong may mag-aalaga sa iyo. Iba na yung may sariling pamilya. Kaya ko magbayad! Oh! Your 600 million assets? Correction. It's 800 million pesos. So, pera lang pala ang kailangan mo. Magkano ka? Napakababa naman ang tingin mo sa akin. I don't need your money, Katrina. Lalo nang alam ko, pera yan ang aking kapatid. Uulitin ko ang tanong. Ano ang kailangan mo sa akin? Simple lang ako, Katrina. I just want what is right. Na makilala ng isang anak ang ina, at ina ang anak. Vanessa, naisip kasi namin na baka hindi ka pa nagmimirienda. Kaya ito, dinalon ka namin ng pagkain. Kumain ako bago kami punta rito. Pero sige, mukhang masarap yung juice niyo. Ay! Wag na, wag na! Sige!
Sorry ah. Kabago-bago ko lang dito. Wala yun. Siya nga pala. Ako si Marie. Ito naman si Irina at saka si Ella. Dito kayo nakatira? Oo. Sabi ni Lola Corazon, anak ka raw ni Tita Katrina. Oo. Eh di ibig sabihin, dito ka na rin titira. Pare, wala kang makikita sa loob ng kwartong yan. Wala naman akong hinahanap eh. Gusto ko lang sanang linisin. Huwag na. Matagal nang hindi binubuksan ang kwartong yan. Hindi na kasi ginagamit. Matagal na palang hindi ginagamit eh. Di kailangan linisan. Kasi alam mo ang mga lugar na hindi na natatauhan, minsan yan binabahay ng daga, ng ipis, ng ahas, kung ano-anong insekto. Malamang may nakatira na nga sa loob. Pero hindi hayop o ipis. Ano? Wala. Hayaan mo na lang yan, pare. Pero kung tama ka nga, mas maiging tumawag na tayong mag-exterminators para patayin ang lahat ng pesting nakatira sa loob. Sige. Akong bahala magsasabi kay Katrina. Okay, bahala ka. Buti, nandito ka na, Leo. Anong nangyari? Bakit, Leo? May problema ba? Ano bang iniisip mo na dapat mangyari? We were just discussing, Vanessa. Lola? Lola Corazon, dito na po patitira si Vanessa? Hindi pa ngayon. Pero malapit na siguro. Bakit? Gusto niyo bang makasama siya? Hindi ba malapit na kayong bumalik ng Amerika? Nang iba ang isip ko. Kasi naisip ko, matagal-tagal din kayong hindi nagsama ng mag-ina. Siguro eh. Hindi naman tama yung hindi ko kayo bibigyan ng oras na magkakilala ng lubos sa isa't isa. Si Katrina Rodriguez, isang woman of the 90s. Meron palang tinatago na anak. Wala na palang nilalang sa pamamahay na to ang hindi nakakaalam. Hindi ka pa nanonood ng TV? Ibinalita na po sa news break, si Katrina Rodriguez, isang dalagang ina. Ha? 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 Nakakatawa! So, baka gusto mo namang i-share sa akin kung sino ang mapalad na ama. Ano naman ang mapapala mo kung malalaman mo? Malay mo. Baka pwede akong gumawa ng paraan para mabulit kayo. Huwag ka nga magpatawa. Dahil hindi ka nakakatawa. Bakit, Katrina? Ayaw mo bang makita magkasamang anak mo at ang ama ng anak mo? Ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo?
Hindi ko na pinupulot ang mga basurang itinapong ko na! O sige, Shirley. Mauna na kayo. Leo? Check ko na, son. Parang wala ka pang tiwala sa akin. Hindi naman mo sa ganun. Malaki ka na. Kilala kita nung bata ka pa. Ganyan na ganyan ka. Wala ka sariling disposisyon. Ay, hindi ka pa nagbabago, Leo. Tia. Hindi na pwede ang ganun ngayon. Tumatanda tayo. Lumalaki tayo. Dapat meron tayong sariling disposisyon. Pero nalilito pa rin ho ako eh. That's part of growing up. That's part of being adult. Na magkaroon ka na sarili mong desisyon. Para alam mo kung sinong kakampihan mo. Karapatan mo yan. Aga mo yata ang muwi. Nauwi na ako ni Katrina eh. Kakagulo kasi sa mansyon ngayon eh. Gulo? Anong meron? Huwag mo nang intindihin yun. Abel, meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Ha? Ano nangyari sa mansyon? May dumating kasing bata kanina. Eh, ano naman ngayon? May dumating na bata. Anak daw siya ni Katrina eh. Ilan taon? Siguro mga kasing edad ni Marie. Anong iniisip mo? Wala. Julio, tapatin mo nga ako. Hindi mo ba nabuntis si Katrina bago kayo magkahiwalay? Walang sinabi sa akin si Katrina bago kami magkahiwalay. Kaya hindi ko alam kung buntis siya o hindi. Julio, pero yung edad nung bata. Imposible. Imposible. Imposibleng hindi mo siya anak? Anak ko siya. Paano ka nakakasiguro? Hindi pwede magkamali ang isang ama sa kanyang anak. Anong gagawin natin? Ngayong alam na ni Katrina na nandito anak niya. Hindi ko rin alam ina eh. Hindi lang naman kayong naguguluhan, pati ako natatakot. Eh, para ako nagsusugal nito eh. Hindi ko alam kung mananalo ko, matatalo. Ang masakit nito, lahat na kayo nakataya. Kayo, si Ella, ngayon naman si Leo. Sa isang iglap, inay, pwede akong matalo. Pwede kayong mawalang lahat sa akin. Hindi ko kaya yun. Huwag kang mag-alala, anak. May awan, Diyos. Hanggang kailan? Magtiwala na lang tayo kay Corazon. Siya na lang makakatulong sa atin. Oo nga naman, Marisa! Pagkatiwalaan niyo si Corazon. Dahil siya lang makakapagligtas sa inyo. Mga traitor!